paliwanag lang natin sa ating mga kababayan itong bagong rules doon sa mga papasok sa ating bansa na mula 6 days na testing, ginawang ano na ba ngayon, day 7. Oo. Ano yung mga dahilan? Ano yung logika behind the decision? Well, una sa lahat, naging 10 days no yung naging isolation. So 10 days dun sa isolation or quarantine facility mula sa mga galing abroad. 10 days yan para maobserbahan ng maayos talaga. And then based sa experience din po natin, nakakatakot kasi may mga Indian variants na mga po na ano na na discover na po. So kaya naging extended ang 10 days para mas mahaba ang oras, ang panahon na maobserbahan ng ating mga health and safety officers yung mga mula sa abroad. And then yung kanilang testing naging day 7 na. Day 7 kung ika-count natin na day 1 yung kanyang arrival. So from day 7 yun po yung next RT-PCR, yung RT-PCR niya on day 7, tapos dapat yung release ng results within day 8 or day 9. Opo. Tapos whatever ang maging results yan, kahit negative, kailangan makumpleto pa rin niya yung day 10 before siya ma-release. Pag-release sa kanya, endorsed dun sa LGU, kailangan mag-additional 4 days pa rin po siya under home quarantine para makumpleto ang buong 14 days. The reason behind kung bakit natin ginawa yan is para mas mahaba po yung maging observation period natin under monitoring ng ating health and safety officers. Kasi dati po, ang naging practice natin is 7-7. So 7 days sa quarantine, tapos 7 days sa home. Pero dahil nga dito sa bagong Indian variant at sa experience nga po natin, ito yung naging decision ng IATF para less ang chances na ma-miss out ang paglabas ng symptoms. At ma-stem talaga natin, ma-ano natin yung pagkalat ng COVID-19, mapigilan natin. All right. Pero syempre, Sec, this would require na mas maraming hotels din, ano? Or quarantine facilities yung ating i-provide. Dahil magtatagal eh. Si halwa, OFWs natin, ano, magtatagal sa kanilang quarantine. Tama po yun. That's why meron tayong binuo na one hotel command under the Department of Tourism at yung iba pang mga sangay at ahensya ng gobyerno who are in charge dito sa pagka-quarantine ng mga travelers coming from abroad. Para sa ganon, mas maganda yung maging coordination para kunyari sabihin natin na hindi na makayanan ng capacities ng ating mga hotels at quarantine facilities, ay mag-adjust agad yung kinaukulang mga ahensya. But everything under sa one hotel command is under sa Department of Tourism dahil siya nga po yung nakakaalam kung gaano kalaki pa yung mga capacities natin. Because most of the quarantine isolation facilities na ginagamit natin para sa mga mula abroad ay accredited naman, no, dapat ng Department of Tourism. Check, marami na po ang nagre-report sa mga ospital na bumababa ito mga cases ng COVID na kanila pong hinahandle. Ano po ang magiging batayan ng Pangulo at ng Cabinet para i-recommenda po sa kanya kung sakasakali na magkaroon po ng pagbabago sa protocol? Yes, magandang tanong yan, Julius, no? Pero alam po natin na kailangan makita pa natin ang mga numero na darating by until the almost the end of the month ng Mayo. So hintayin po natin kasi masyado pang maaga to make an assessment. Although right now, so number one, para sa classification natin ng June, ang gagawin po natin by last week of May, mag-assessment na naman po tayo ng mga numero. At doon po tayo magkakaroon ng basis sa healthcare utilization rate, mga hospital beds natin, yung attack rate natin, yung two-week growth rate natin. Yun yung magiging basis talaga natin for the recommendations for June. That being said, Julius at Zen, meron pa tayong tinitingnan na iba't ibang mga LGUs na inoobserbahan natin kung magkakaroon ba ng mga increased classification or hindi na natin gagalawin. Kasi meron mga LGUs na nakakabahala at right now nakikipag-ugnayan po ang DILG sa kanila
dahil nakikita po namin na tumataas po yung utilization rate ng ICU pati ang hospital beds. So hindi ko muna babanggitin ngayon yung mga LGUs na yan dahil hindi pa naman po na-assess ng maayos at kumpleto. But just the same, ang gusto ko lang sabihin is right now nakikipag-ugnayan na po ang DILG sa kanila. And we will make the proper announcements when the time comes, no? Mm-mm. Pero kung sakasakali lang naman po na mag-extend pa tayo ng MECQ, ito po ba ay kakayanin pa ng ating bansa? Ito na nga po, pagdating naman sa June, syempre mag-adjust na lang tayo, depende sa kung ano yung magiging classification. Kung sabihin natin mag-MECQ, then we have to look for other industries na pwede pa nating lalo pang buksan ng safe para makapagtrabaho ang mas marami or makapag-hire sila ng mas maraming labor force, no? Of course, kung kakayanin naman natin na bumaba sa, ang NCR plus sa GCQ, then so much more the better para mas marami ang makapagtrabaho. But yun na nga, we will make the adjustments depende sa classification kasi dito na nga po papasok yung tinatawag nating balancing health and economy. Alam po natin napaka-importante po ang trabaho at ang para malabanan din ang problema ng kagutuman dito sa lalo-lalo na sa NCR plus at sa mga areas na under MECQ. Sek, ano yung mga industries na pinag-aaralan nyo na pwedeng unti-unting payagan kahit MECQ pa rin? Kasi kahapon ang na-interview ko is yung mga tao na since last year ay talagang hindi pa makabalik ng trabaho ng maayos, sir. Kung natatandaan niyo, 'di ba, nag-umpisa na po tayo sa dine-in, no? Tapos yung mga beauty parlor, barbershop, etc., no? So these are usually mga industries na nakikita natin na pwede naman natin safely, no, mas buksan. And that is conditioned din dun sa pag-comply nila sa safety and health standards. Ibig sabihin, meron naman tayong inilunsad na safety seal, no? Or safety seal certification. So yun yung magiging basis natin. Kasi kung ano yung mga industries or ano yung mga establishments na may safety seal, mas kampante po tayong mas buksan siya. No, and alam naman natin at it's DTI na naka-in-charge po dito. So, yun po, it's pinaubayan namin kasi sa DTI kung ano yung mga industries sa palagay nila, DTI at DOLE, na mas kaya pang buksan. But as an indicator siguro, yung dine-in pati yung beauty parlor, barbershop, which is heavily labor force or employee generating, no? Labor generating. Ito po yung tinitingnan natin, yung mga industries na marami pong mga ma-generate na jobs. Yun po yung tinitingnan natin. Pero kailangan may safety seal certification po siya at nagko-comply siya sa lahat ng mga safety protocols. Right. Pero yung SEC, yung mga iba na talagang nandun sa category 4 na talagang hindi pa mabuksan-buksan, meron ba tayo kahit konting plano para lang matulungan yung mga tao na nandun? Yun nga po, doon tayo kumukuha sa category 4. Sa category 4 tayo namimili si Secretary Mon Lopez. Naghahanap siya ng mga category 4 na mas bubuksan pa. Yun yung magiging basis natin. Kasi yung mga wellness center, yung mga wellness center, spa, nako, ayan. Talagang like, tama hirap. Yan, Jen. So ang tinitingnan natin dito, ang magiging basis natin kung ano yung labor and employment generating dito sa category 4 na sa palagay naman natin kahit MECQ ay mas kaya pa nating buksan kahit konti-konti, unti-unti. Gaya nung sa dine-in, di ba? Kung yun yung template natin, nag 10% muna tayo. Pero kung nagko-comply sila sa safety seal, maaari pa natin buksan ng 20% or 30% kahit MECQ. But of course, kung nag-GCQ na tayo by next month, then mas makakaluwag na rin tayo. Yes, kasi ang hinihingi lang nila is kung ano yung protocols na pwedeng sundin para masunod at makapagbukas. Isang pahabol na lang, Sec, yung clarification. Yung mga papasok ba talagang kahit bakunado na sa ibang bansa, kailangan pa rin i-quarantine? Opo, yun nga po yung naging discussion namin sa loob ng IATF. At ang napag-desisyonan po ng IATF is whatever the vaccination status, whether naka-double dose na sila sa abroad,
Pagdating po dito sa bansa, kailangan po talaga yung strict na 10 days. Siguro i-explain ko lang kung bakit. Yung bakuna naman po, kahit na naka-2 doses ka, hindi naman po ibig sabihin na hindi ka maaring maging carrier. Yun lang talaga po yun. Hindi naman ibig sabihin na porket naka-2 doses ka na ng bakuna, maaari ka pa rin maging asymptomatic, no? Or maaari ka pa rin maging carrier. So, at dahil galing ka ngang abroad at meron nga yung bagong variant, yung Indian variant, na nakakabahala na rin. At yung ibang mga variants, yung UK, yung South African, itong mga variants na to, Brazil, no? So, yun ang worry natin na baka maging carrier pa rin po kayo. Kaya kailangan po talagang bantayan, no? Or whether asymptomatic or mild symptoms, maaari pa rin po mangyari kahit naka-double dosage ka na ng vaccine mula sa abroad.